Kaya ko naman po, sir. Salamat po sa pagpunta. Miss Carano, we came here to take care of you. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nakita na ang ating mga bida. Nabunyag na din ang lihim na tinatago ni Enrique at ang nakaraan ni Kara. Paano kaya nila haharapin ang mga suliraning kanilang kinahaharap? Tuhayan ang ikapitong kabanata. What? Sino kasama mo dyan? Hindi ba't umuwi si Natita sa Cebu? Nag-aalala na tanong ni Alex. Alex, huwag mo na akong pag-isipin, please. Basta padalhan mo na lang ako ng pagkain sa delivery man natin. Hindi ko talaga kayang tumayo. Hinahabolan ni Kara ang kanyang hininga habang nagsasalita. Sige, pupuntahan din kita right away. Tatawagan din kita every hour, okay? Para ma-monitor kita. Sige na, mag-rest ka muna. Hindi na sumagot si Kara at binaba na lang ang tawag. Binalot nito ang kanyang katawan ng kumot dahil nilalamig ito ng sobra. Lumilipad din ang kanyang isipan at kung ano-ano ang kanyang naaalala dahil sa taas ng kanyang lagnat. Daddy, faster! Nagmamadaling sabi ni John. Mamaya maunahan tayo ng Momo, kawawa naman si Miss Rara. John, hindi ba sinabi ko sa'yo na Kara ang totoong name ni Miss Rara? Okay, I need to finish this first. And let's wait for Ninong Ren. May mga ibibilin din ako sa kanya. Nako, ang inaanak ko, excited ata sa pupuntahan nila ng daddy niya. Dumating na si Ren at nang nakita nito si John, tumakbo ito papalapit sa kanyang ninong. Hinila niya ito papalapit sa kanyang daddy. Ninong, bilisan niyo mag-talk ni daddy ha, para mapuntahan namin si Miss Kara. She's sick. Malungkot na sabi ni John. Napatingin si Ren sa kanyang kaibigan at pinagdilatan ito ng mata. John, pwede bang pasabi kay Miss Secretary na samahan ka sa clinic to get some meds for fever? Utos na Enrique sa kanyang anak. Agad naman itong sinunod ni John. Pagkalabas na pagkalabas ni John ay nilapitan naman ni Ren si Enrique. Ano sabi ni John? Pupuntahan niya si Kara? Akala ko ba meron kayong kasunduan? Sunod-sunod na tanong na Ren. Tinitigan lang ito ni Enrique at bumalik sa kanyang ginagawa. Itong nasa magazine file, kukunin to ng marketing for review. Then ikaw na rin ang umattend sa meeting sa bagong hired na employees. Then, Enrique! Sambit ni Ren upang matigil si Enrique sa kanyang pagsasalita. Sinabi mo na over the phone lahat ng yan. Sagutin mong tanong ko. Oo at oo. Yan ang sagot ko sa tanong mo. Okay na? Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Ren. So, ito na ba ang book 2 ng love story niyo ni Kara? Ren, there's nothing between us. Pinaliwanag ko naman sa'yo ang nangyari at kung paano siya nabuntis, hindi ba? Walang nangyari. Tanging si Milia ko lang ang pinasok sa kanya. Kaya kung ano man yung iniisip mo, tantanan mo na pwede. Pero matanong ko lang, throughout her pregnancy, wala ka man lang bang naramdaman sa kanya? I mean, alam kong loyal ka pero maganda si Kara. At base sa mga kwento mo nung hindi mo pa alam na si Rara ay si Kara, she is sweet and caring. Lalo na siguro sa personal. At kung ikukumpara mo kay Lizelle, mas may care siya sa anak mo. Sunod na tanong ni Ren. Real talk lang ah, walang samaan ng loob. Tumahimik lang si Enrique at hindi sinagot si Ren. Kahit anong pilit ni Ren ay hindi siya sinagot ni Enrique tungkol dito hanggang sa makaalis ng mag-ama upang puntahan si Kara. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Tanong ni Ren. Yes, John contacted Alex. Hiningi niya ang number ni Alex sa sekretarya ko. Siya na rin na nakipag-usap kay Miss Alex. Yan ang inaanak ko. So proud of you, buddy. Sige na, mag-ingat kayo. Balitaan mo na lang ako, Enrique. Ako nang bahala rito. Paalam na rin. Habang nasa sasakyan ay tahimik lang ang mag-ama. Habang papalapit sila sa bahay ni Kara, ay sumasagi sa isipan ni Enrique ang mga panahong pinagbubuntis ni Kara si John. Madalas niya itong ipagluto upang makakain ng maayos.
at mga panahong hinawakan niya ang tiyan ni Kara upang makausap si John ay isa sa pinakamasayang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito ay may kaakibat itong problema. "Di ka ba nahihirapan sa pwesto mo, Kara?" tanong ni Enrique. Nakaliyad kasi si Kara sa upuan at namamahinga. Kakatapos lang nitong maglakad-lakad ng umagang yun kasama sa Lizelle. "Opo, sir. Eh, komportable naman po ako sa ganitong posisyon," ani ni Kara. "Ay, baby, dahan-dahan. Narinig mo lang ang boses ng daddy mo. Ligayang-ligaya ka naman dyan," biglang sabi ni Kara. Sumipa kasi ang bata sa kanyang sinapupunan. Narinig ito ni Enrique at biglang nakaramdam ito ng pagkasabik. Nahalata naman ito ni Kara. Napahakbang kasi ito pasulong at tila hahawakan sana ang tiyan ni Kara. Ngunit huminto ito at biglang nahiya. "Gusto niyo po bang hawakan?" tanong ni Kara. "Okay lang ba?" tumango si Kara. Lumapit si Enrique at marahang hinawakan ang tiyan ni Kara. "Baby, sumipa ka nga ulit," ani ni Enrique. Ngunit hindi kumibo ang bata sa tiyan ni Kara. Natawa bahagya si Kara at iginiya ang kamay ni Enrique kung saan nakapwesto si baby. "Sir, dito po. Ayan. Tapos po gusto niyang hinihima siya ng konti. Maya-maya lang, kikibot na siya," ginawa naman ito ni Enrique. "Hi baby, si daddy to, narinig mo ba ako?" At laking gulat nito dahil gumalaw nga bigla si baby. "Ano yun? Parang may gumalaw," gulat na sabi ni Enrique. "Si baby na po yun, sir. Yan, nare-recognize na po kasi niyang boses niyo. Kausapin niyo po siya, sir. Nabasa ko po kasi narinig po ng baby ang mga sinasabi natin kahit nasa loob pa siya ng tummy ng mami niya. Tuwing naririnig niyo po ang boses niyo, sir, parang gusto niya nang lumabas. Sobrang likot niya." "Talaga?" Makikita sa mga mata ni Enrique ang pagkasabik at muling hinimas ang tiyan ni Kara. "Baby ko, excited ka na bang makita si daddy?" "Ako rin, anak. Gustong gusto ko nang makita ka." "Huwag kang mag-alala. Ilang buwan na lang ang hihintayin natin, magkikita na tayo." At dahil sa mga sinabing yun ni Enrique, ay lubos na natuwa si Kara. At pinagmasdan si Enrique na may ngiti sa kanyang mga labi. "Kara, pinag..." Nahinto si Lizelle na makitang eksenang yun. Bit-bit ang tray na may lamang gatas at sandwich. Napaatras ito at nagtago sa gilid. Dinig na dinig ni Lizelle ang masayang boses ni Enrique na ngayon niya lang narinig sa tagal ng kanilang pagsasama. "What's that?" gigil na sabi ni Lizelle. "Ano ba yung sinasabi mo? At saka hinaan mo nga yung boses mo, Lizelle. Natutulog na si Kara," sayaw ni Enrique. "I saw the two of you kanina. Hinahawakan mo ang tiyan ni Kara. At ang saya-saya niyo. Ano yun? Gusto mo na siya? Pinagpalit mo na ako sa kanya dahil binigyan ka niya ng anak tapos ako hindi." Mahina ngunit kikil na sabi ni Lizelle. Napahawak sa kanyang noo si Enrique at tumalikod kay Lizelle. Huminga ito ng malalim upang maiwasang mandilim ang kanyang mga paningin sa kanyang asawa. "Humarap ka sa akin, Enrique. Sagutin mo ang tanong ko," inis na sabi ni Lizelle. "Lizelle!" Humarap si Enrique kay Lizelle na pulang-pula dahil sa nayayamot na nararamdaman. "Dinadala ni Kara ang anak natin. At saka bago ko hawakan yung tiyan niya, I ask for permission na sa totoo lang hindi ko dapat gawin dahil ako ang ama ng bata. Pero ginagawa ko pa rin para irespeto si Kara. Nagtatawanan kami dahil gumalaw si baby. At alam mo kung gaano ko kasabik na makita si baby, hindi ba? Nothing more, nothing less, Lizelle. So please stop being malicious, nakakahiya." Natahimik si Lizelle. Kung kanina ay nanggagalaiti ito sa galit, ngayon naman ay para siyang inape. Pumatak ang mga luha nito at may paghikbi pa. "So sorry, Enrique. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ako nagkakaganito. Simula noong nabuntis si Kara, I feel na anytime makukuha ka niya sa akin," umiiyak na sabi ni Lizelle. "Natatakot ako na isang araw mas mahalin mo siya kaysa sa akin dahil kaya kanyang bigyan ng anak na hindi ko kailanman kayang gawin," niyapos ni Enrique sa Lizelle.
Lizelle, hindi mangyayari yon. Mahal kita. At hindi hadlang yung sinasabi mo para ipagpalit kita kahit kanino man, Lizelle. Simula ng araw na yon ay dumistansya na si Enrique kay Kara. Kahit na gustong gusto niyang hawakan ang tiyan nito o hindi kaya kausapin tungkol sa kanyang mga nararamdaman, lalo na't kung kaharap ang kanyang asawa. Iniisip nitong babawi na lang siya sa kanyang anak paglabas nito upang maiwasan ang pagsiselos ng kanyang asawa. Nasa tapat na ng bahay ni Nakarang mag-ama. Daddy, let's go inside! Hinahatak na ni John si Enrique papasok, ngunit ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Daddy! Ulat na sabi ni John. Lakas loob itong nag-doorbell at ilang sandali pa ay lumabas na si Kara. Namumutla ito at halatang pinilit lang na tumayo. Miss Kara! Anin ni John at niyakap si Kara. Ngunit kumalas si Kara sa pagkakayakap ni John. Huwag mo ko yakapin, baka mahawa ka sa akin. At lumayo ito kay John. Miss Kara is right, baka mahawa ka niya. Let Daddy handle this, okay? Sambit ni Enrique. Bahagyang namumula at lumihis ang tingin ni Enrique sa dalawa. Kaya ko naman po, sir. Salamat po sa pagpunta. Miss Kara, no, we came here to take care of you. Sabit ni John. Wala nang nagawa si Kara at pinagbigyan na si John. Ineksikaso na ng mag-ama si Kara. Kahit na hindi makalapit si John ay tinulungan niya ang kanyang ama na magluto at makaraan ay pinantayan na lang si Kara. Ano yung mabango? Sambit ni Kara. Daddy is cooking porridge for you, Miss Rara. Ay mali, Miss Kara pala. Nakaupo si John sa may pinto at nililibang ang kanyang sarili mag-isa. Pinagmasdan lang ito ni Kara mula sa kanyang kama. Siya kaya si baby? Siya kaya ang anak ko? Ano kaya mga hilig niya? Pwede ko kaya siyang yakapin ng mahigpit? Gustong-gusto kong malaman ang mga gusto at ayaw niya. Anak ko. Hindi na malaya ni Kara na lumuluha na pala siya habang nakatitig kay John. Tila nagkaroon siya ng lakas ng masilayan ng bata. Miss Kara? Ani ni Enrique. Hindi na malaya ni Kara na nasa may pinto na si Enrique at nakatingin sa kanya. Biglang bumangon si Kara. Aray ko, ang ulo ko. Inda ni Kara nang nakaramdam ito ng pagkahilo. Miss Kara! Napatayo si John. Daddy, help her! Utos nito sa kanyang ama. Lumapit si Enrique kay Kara. Dahan-dahan. Pati yung bata nag-aalala sa'yo. Sambit ni Enrique habang inaalalayang umupo ng ayos si Kara. Nakatanaw lang mula sa malayo si John. So sorry. Pinagluto kita ng lugaw. Kaya mo bang kumain? Tanong ni Enrique. Daddy, she's sick. Subuan mo na lang si Miss Kara, okay? Para gumaling na siya. Wika ni John mula sa pinto. Natawa ng bahagya si Kara, ngunit yumuko rin ito nang nakitang nakatingin sa kanya si Enrique. Okay po, ani ni Enrique. Pasensya ka na kay John ha, masyado lang talaga siyang nag-aalala sa'yo. Tumangutang-ulang si Kara. Pinakain na ni Enrique si Kara. At matapos kumain ay pinainom na ito ng gamot at inayos ang higa. Nakabantay lang si John sa may pinto na may narinig itong tao mula sa labas. Ako na pong titingin! Mabilis na sabi ni John at tumakbo sa may gate. Nakarating na sa gate si John at binuksan ito. Hi po, sino po sila? Tanong ng bata. Hindi nito makita ang mukha ng kanyang kaharap dahil nasisilaw ito sa mataas na araw. John! Gulat na sabi ni Alex. Si Alex pa lang dumating at may dala itong mga gamot at pagkain. Paano ka nakapunta rito? Sino kasama mo? Aligagang sabi ni Alex. Hi, Miss Alex. I'm with my daddy. Bibang sagot nito. Talaga? You're with Sir Enrique? Kara, napakaswerte mo naman. Tanong ni Alex. Tinutulungan niya magpalit ng damit si Kara upang hindi matuyuan ang pawis. Swerte? Si Sir Enrique pa talaga nag-asikaso sa'yo? At in fairness, pinagluto ka pa ng lugaw. Inasikaso at inalagaan, saan ka pa? Samantalang yung boyfriend mong Onggoy, ayun, nakikipag-party. Hindi ka man lang inalala. Sambit ni Alex. Ay, huwag mo na muna siyang banggitin. Sumasama ang diwa ko.
at napabuntong hininga pa si Kara. Nahihiya nga ako, kanina pa silang tanghali dito. Di ko man lang sila ma-entertain ng maayos. Sira, nandito nga sila para alagaan ka, hindi bilang bisita. Eto, ayaw mo nun. Kung sakaling hindi na talaga bumalik ang asawa ni Sir Enrique, ikaw nang first choice niya to be his wife. Kinikilig na sabi ni Alex. Hindi mo alam yung sinasabi mo, Alex. Matalinghagang sabi ni Kara. Na malagi ang mag-ama sa bahay ni Kara hanggang gabi. Ayaw kasing umalis ni John hanggat hindi bumabalik si Alex. Bumalik kasi ito ng opisina at babalik na lang ulit. Okay na ako, John. Baka nakakaabala na ako sa inyo ng daddy mo. Sambit ni Kara. No, I won't leave. Wala pa si Miss Alex. Paano kung mas magka-fever ka po ulit? Sabi ni John. Pero kasi... Okay lang, Kara. Nandun naman si Ren. Kaya okay lang nagabihin kami dito. Sige na, magpahinga ka na lang ulit. Nandito lang kami ni John sa sala. Ani ni Enrique. Sige, pero pag nainip ka na dyan, huwag mo na akong aalalahanin, ha? You can leave. Magaling na naman ako. Okay? Hindi po ako maiinip, Miss Kara. I promise I'll stay here until Miss Alex come. Naupo si John sa sofa at nakahalukip-kip pa ito. Tila desidido itong maghintay. Naku, John, are you sure? Baka mamaya nagtatantrums ka na dyan, ha? Birong sabi ni Enrique. No, Daddy, I'll patiently wait, I promise. Desidido ang sagot ni John. Natawa si Kara at pakiramdam nito ay nakabawi na talaga siya ng lakas. Nasuli pa naman ito ni Enrique at napangiti na lang din ito. Kara? May lalaking tumatawag mula sa labas. Mag-alas 7 na noon ng gabi. Nanonood si Enrique ng TV. Samantalang nakatulog naman si John sa kanyang tabi. Naku, may tao ata. Marahan itong tumayo at inihiga ng ayos si John. Sinilip ni Enrique si Kara, ngunit mahimbing itong natutulog. Panay pa rin ang tawag ng isang lalaki mula sa labas. Sandali lang! Sigaw ni Enrique. Nagdesisyon na si Enrique ang siya na lang lalabas upang hindi na maabalang pagpahinga ni Kara. Eto na, sandali lang! Sambit ni Enrique. Binuksan na nito ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatuksido at maangas ang porma. Sino ka? At anong ginagawa mo sa bahay ng girlfriend ko? Gulat na sabi ng lalaki na si Rod. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano kayang magiging reaksyon ni Rod. Ano kayang gagawin ni Enrique ngayong nagkaharap na sila ng kasintahan ni Kara? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!